Hindi po tumitigil na mapaunlad pa ang kakayahan ng bansa pagdating sa pananaliksik at pagtuklas sa mga makabagong teknolohiya. Kahit may pandemya, patuloy ang paglunsad ng mga programa ng DOST kabilang na ang 6th National Research and Development Conference at online portal para sa mga Pilipinong scientists na nagbabalik bansa. Yan naman po ang ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Rowena Guevara ng DOST. Good morning po, Yusek. Magandang umaga, Yusek Rocky, at magandang umaga ating mga tagapanood at tagapakinig. Opo, Yusek, kumusta po yung isinasagawang National Research Conference ito ngayong linggo? At sino-sino po ba ang mga dumalo at ano po ang ilang mahalagang punto na napag-usapan? Yusek, nagkaroon tayo ng 1,500 guests dito sa ating 6th National R&D Conference na ginanap namin online noong November 10 at saka November 17. Pinakita na ang R&D ay isang napakahalagang bahagi ng ating pamumuhay para isulong ang pagiging produktibo at patuloy na paglago ng isang bansa. At para isulong ang ating whole of government approach ay buong lahat ng national government funding agencies ay kasama natin. Katulad ng Department of Trade and Industry, DICT, DOH, DND, Department of Agriculture, DOE, Department of Environment, Natural Resources, DPWH, at Commission on Higher Education. At natutuwa kami na sinamahan kami ni DTI Secretary Mon Lopez, DND Secretary Delphine Lorenzana, DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones, DOH Assistant Secretary Kenneth Ronquillo, at syempre kasama namin si DOS Secretary Boy de la Peña at mga iba't iba pang mga opisyalit natin. Opo, pananaliksik at pagpapaunlad, daan tungo sa pagbangon. Ito po yung napiling tema ngayong taon. Bakit ito po ang tema ngayon? Yusek, pinakita ng DOST at ng ating mga kasamahang ahensya ang pinakabagong programa at teknolohiya na tutulong sa bansa. Layunin kasi ng ating event na pagtuunan ang kalusugan, kabuhayan, kaayusan, at kapayapaan ng mga mamamayang Pilipino. Kunyari, pinakita niyang ating mga kasamahan sa ASTI yung tinatawag na lightning and thunder predictor para sa mga thunderstorms. Kasi di ba pagka umuulan bigla, hindi mo malaman kung anong oras uulan at saan. Mm-hmm. Tapos pinakita din, for example, na yung mga tinatawag nating microplastics sa ating mga lakes at saka mga oceans, para maturuan ng ating mga kababayan, malaman nila kung anong epekto ng ginagawa nilang pagtatapon ng basura sa ating mga karagatan. At pinakita rin yung ating tinatawag na agham at teknolohiya para sa pangangasiwa ng sari buhay at kaunlaran ng susunod na salinlahi. Siyempre, nagpakita din yung ating mga engineers mula sa Mapua University ng prototype nila ng solar-assisted plug-in electric motor-powered boat. Kasi gusto na rin natin gamitin ang ating mga rivers para sa ating transportation. Ilan lang yan sa mga ipinakita dun sa ating 60 researchers na nag-present dito sa National R&D Conference. Opo. Yusek, nito mga nakaraang taon, matindi nga po yung naging epekto ng pandemya sa buhay na ating mga kababayan. So paano po nakatulong sa mga kababayan natin mula po sa iba't ibang mga sektor itong mga programa ng DOST? Alam mo, mula sa R&D, nagkaroon tayo ng genome sequencing ng SARS-CoV-2. Kaya nasusundan natin ano na ba mga variants ng COVID ang nakapasok sa bansa. Yun namang Cibol, napakita nila yung mga telemonitoring technologies nila para magkaroon ng social distancing itong ating mga doktor at mga pasyente ng COVID. Tapos pinakita rin natin, kunyari, yung mga seaweed drippings na pwedeng gamitin pala na mga fertilizer ito, imbis na itatapon mo lang. At sa darating na November 23, ilalunsad ng DOST ang Science for the People book series o SFPP book launch. Kasi gusto nating i-laymanize kung ano ba ang science. So, ang mga librong papakita namin yung Science for Change. Pinakita yung mga naging hakbang ng DOST na ma-promote ang inclusive innovation sa ating bansa, lalo na sa mga rehiyon. Pinakita na magagandang kolaborasyon sa pagitan ng DOST, mga universidad, research institutes, at ang ating mga miyembro ng industriya para umunlad
gamit ang R&D. Meron din tayong Science in for Innovation. Ipapakita yung mga naging success story ng mga fresh graduates, lalo na doon sa tinatawag nating Technology Business Incubators sa iba't ibang universidad sa Philippines. Tapos meron tayong Science for Cooperation, pinapakita kung paano nakakatulong yung ating international collaboration at cooperation sa mga bilateral at multilateral partners. At yung pang-apat na libro, yung Science for Human Capital, para ipaking inspirasyon sa mga kabataan, pinapakita dito ang success stories ng ating DOST Science Education Scholars. At yung panglimang libro, yung Science for Communities, ipinapakita dito ang success stories mula sa mga tinulungan ng DOST na community empowered through science and technology programs. So, dito natin ipapakita lahat ng sektor ay napapasukan ng agham at teknolohiya. Opo. Yusek, naglunsad din kayo kamakailan ng online portal para po sa mga balik scientists. Ano po ang layunin ng programang ito? At ang pag-register ba sa naturang portal ay nangangahulugan na may mga insentibo sa mga nais magbalik bansa na scientists natin? Ay, Yusek Rocky, alam mo, parte yan ng tinatawag na digitalization of government services ng DOST. Alam mo naman, ngayong pandemya, mahirap na magpadala ng mga papeles, kaya minarapat namin na gumawa na ng portal kung saan yung buong application procedure ng mga balik scientists ay nandoon na. Nakalagay na lahat ng kailangan nilang isulat, tapos nandoon na rin yung pagtanggap ng mga documents na kailangan nilang isubmit para mag-apply bilang balik scientist. Kapag mag-a-apply ka sa aming portal, wala ka nang matatanggap na benepisyo. Pero pag naging balik scientist ka, ay meron tayong mga benepisyo para sa iyo. Katulad kunyari, yung mga medium-term balik scientist natin na 6 months hanggang 1 year, sila ay binibigyan natin ng daily subsistence allowance ng $200. Tapos binibigyan din natin sila ng pamasahe back and forth mula sa ibang bansa papunta dito sa Philippines. At dahil dito sa pandemya, lalong naging relevant itong mga breakthrough sa STI. Kaya itong mga balik scientists natin, ang laki ng naitutulong nila. Sa totoo, itong Virology and Vaccine Institute ng Philippines, kung saan nagkasagawa tayo ng mga research ng plant, animal, at saka human virus, meron tayong 7 balik scientists na tumutulong sa atin. Opo. Pero sa ngayon, kumusta po yung observation ninyo? Mas maraming Filipino scientists po ba ang bumabalik para ipagpatuloy yung kanilang mission dito sa ating bansa? Oo, Yusek Rocky, natutuwa kami kasi nung pinirmahan ni President Duterte yung bagong balik scientist law, biglang dumami yung ating balik scientist. Kasi 45 years na itong balik scientist, ang total natin ay 570 balik scientist na. Pero yung unang taon pagkatapos pirmahan ni Presidente yung batas, ay nagkaroon tayo ng higit 50 balik scientist in just 1 year. Tapos ngayon, dahil may pandemya, yung ating short-term balik scientist, ito yung magmula 15 days hanggang 6 months, ay ginawa na nating online yung kanilang pagiging balik scientist para hindi na nila kailangan mag-travel papuntang Pilipinas. At dumarami ang ating mga nagiging applicants dito at ang dami nilang natututulungan dito sa Pilipinas. Opo. Dumako naman tayo, Yusek, sa usapin ng bakuna. Naiulat nga po yung isang individual na sunod-sunod na nakatanggap ng 2 dose ng magkaibang bakuna sa loob ng isang araw. So ano po yung posibleng risk sa mga ganitong sitwasyon base sa inyong pag-aaral? Maalala po na makailang ulit na ipinaliwanag ng Department of Health dati pa na dapat sundin ang tamang rehimen at dosing interval para sa isang brand ng bakuna at ang pagbibigay ng second dose na iba ang platform o brand ay maaari lamang gawin sa limitadong pagkakataon. Halimbawa, nagka-allergy ka sa first dose at ito ay maaari lamang gawin matapos ang assessment ng isang doktor. Inihikayat po namin ang publiko na sumunod po tayo sa payo ng Department of Health para maiwasan ang pagkakaroon ng mga di inaasahang adverse events. Opo. May update na po ba kayo kaugnay naman sa approval ng FDA para gagawing vaccine mix and match na clinical trials ng DOST, Yusek? Yusek, natapos na finally yung ating regulatory review.
ng mix and match at ang aplikasyon para sa clinical trial nila ay naaprubahan na ng FDA noong November 16. Mm-hmm. Ang trial ay nagsimula na ring mag-screen ng participants noong sumunod na araw sa kanilang trial site sa Marikina City. Opo. Yusek, naglabas na nga po yung DOH ng kombinasyon ano po ng mga bakunang maaaring gamitin for booster sa mga healthcare workers. Kung sakali pong makakaapekto po ba ito sa isasagawa ninyong clinical trials for vaccine mix and match o kinukonsider niyo rin po itong mga combination sa clinical trials? Itong ating pagbabakuna na gagamit ng booster sa, para sa mga healthcare workers ay hindi naman makakaapekto sa ating mix and match study. Sa katunayan, makakatulong pa ang pag-aaral na ito upang mas makalitong pa tayo ng data sa pag-mix and match ng vaccines sa Pilipinas. Lalo pa na hindi pa karamihan din ang mga pag-aaral sa ibang bansa na ginawa para sa Sinovac in combination sa ibang mga bakuna. Ang mga pag-aaral sa combinations ng COVID-19 vaccines ay patuloy na ginagawa sa iba't ibang bansa dahil may mga katanungan pang dapat masagot sa pamamagitan ng pag-research. Katulad halimbawa na kapag nag-boost ka, gaano na makatagal ang epekto sa immune response o magkakaroon ba ng breakthrough infections? Ang mga datos galing sa mga pag-aaral na ganito, kabilang na ang mga pag-aaral natin dito sa Pilipinas, ay siya ding nagiging basehan ng DOH sa pag-update ng kanilang recommendations, halimbawa sa interval ng booster, kung may madadagdag bang bakuna na maaari ding ipang booster at marami pang iba. Opo. Yusek, bigyan daan ko lang yung tanong ni Tuesday New ng DCBB. Ito po ang tanong niya sa inyo. Pwede po ba daw pakipaliwanag sa kung paano daw po ang proseso ng mix and match at sino-sino ang dapat na mabigyan ito? Ang mix and match ay study na kabibilangan ng 3,000 individual. Dito sa mix and match, meron tayong tatlong studies. Yung unang study ay yung control group natin. Ito yung ang injection nila ay Sinovac first dose at Sinovac second dose. Tapos meron tayong tinatawag na mix and match na yung unang bakuna nila ay Sinovac, tapos yung pangalawang bakuna nila ay pwedeng Pfizer, pwedeng Moderna, pwedeng Sputnik V number 1 at saka yung Sputnik V na pangalawa at saka pwede din na yung Janssen. Tapos yung pangatlong grupo natin, ito naman yung may booster. Ang una nilang bakuna, Sinovac, ang pangalawang bakuna, Sinovac, at yung pangatlo nila ay yung iba't ibang bakuna na meron tayo dito sa Philippines. Kada isa dito sa binanggit ko ay merong 250 participants at ang total natin ay 3,000 participants. Opo. Yusek, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. DOST Undersecretary Rowena Guevara, mabuhay po kayo. More power sa mga proyekto po at programa ng inyong ahensya. Salamat po. Maraming salamat, Yusek.